So I'm here, JCC. So andito tayo sa... Saan na tayo? Nasa dagat tayo ng Malinaw. Nasa dagat ng Malinaw. So kakatapos lang namin ng challenge. So abangan nyo din yung guys. So kasama ko nga pala si Sales Demo Tambayan. Tambayan. Na from Malinaw. So dumayo pa ako guys. From Tabaco ako guys. Ha? Dumayo lang ako para makakulab si Sales Demo. Guys, so kasama ko nga ulit si Sales Demo Tambayan na meron na siyang 300,000 plus followers on Facebook page. So, kung di nyo pa siya na follow, so just follow guys. So, ilalagay ko na lang dito guys yung kanyang page and follow nyo po siya. And ito po, bakit Sales Demo Tambayan ang pinangalan niya sa yung page? Medyo ano kasi parang hindi relevant yung mga content ko sa pangalan ko, di ba? Kung mapapansin nyo. Sales Demo, naging Sales Demo ang pangalan nun kasi empleyado ako. More on vlog ko dati. Kaya na-reach ko yung 335 followers, 1,000 followers kasi more on employee's life ang binablog ko. Tapos, kung mapapansin nyo, mga content ko ngayon, ibang-iba na kumpara dati kasi hindi na po ako pumapasok ngayon. Pwede pa naman ako bumalik sa trabaho pero pinag-iisipan ko kung babalik pa ba o hindi. Kasi syempre, medyo magandang kita dito sa pag-vlog. Kaya, pero mga pag tumagal, baka palitan ko rin yung pangalan ko ng Sales Demo Tambayan. Monetize yun, pero hindi naman apektado kahit palitan mo yung pangalan. Para maging relevant lang dun sa vlog ko versus dun sa name ko. Kaya ano Sales Demo Tambayan. Ano mga content mo dito sa Sales Demo? Yung dati, yung relatable siya about sa mga business, sa trabaho, kunwari, mga kalukuhan sa trabaho, pinagsasabi ko, mga kung ano-ano, mga yung kung anong ginagawa sa trabaho, parang ganun. As okay naman siya, pero nag-turn lang talaga dito sa mukbang sa mga challenge kasi kung para lang sa kaalaman ng iba, ganito po talaga yung content ko dati pa. May isa akong channel dati na parang ganito mismo yung mga content ko, kaso na restricted na yon. Kaya nagbumalik ako sa di ba may di ba isa ka din sa members ng Makalwagon? Abali Makalwagon Brothers. Nabuo yon dahil actually buo na kami dati pa kasi mga dancers kami dito sa Malinaw, nagko-compete kami sa mga dance show doon dito sa isa ka din Bicol. Dancer pa na dito. Dancer kami lahat sa Makalwagon Brothers tapos ako talaga yung na pioneer na nagbo-vlog doon. Ako lagi nagbo-vlog tapos ininganyo ko sila na mag-vlog kami hanggang sa nabuo nga yung Makalwagon Brothers. Yan ang meaning ng Makalwagon kasi 'di ba sa Bicol kasi. Ang meaning noon kung sa Tagalog is makulit. Makulit, pasaway parang ganun. Yun yung naisipan namin pangalan. Yun yung naisipan niyo kaya naging Makalwagon siya. Bali ilang kayo sa miyembro ng Makalwagon? Sa Makalwagon kung makikita nyo sa mga vlog, pito kami, pati dito sa cover photo. Cover photos ng Makalwagon Brothers is pito lang. Pero walo po kami kasi yung editor namin nasa Project 6 Quezon City. So, ang transfer namin ng files through Google Drive. Tapos ini-edit niya doon, tapos binabalik niya sa akin, tapos ako nag-upload. Makalwagon Brothers, yung mga member nun, inaano na namin, nagbablog na rin sila kasi sa grupo kasi namin, sa walo kami, may dalawa na kaming monetize, ako saka yung editor namin. Sa page. Tapos, more on Facebook ako nagpo-focus kasi nandito yung engagement ko, nandito yung mga followers ko, viewers ko. Pero unti-unti ko na rin silang dinadala sa YouTube. Kasi, syempre, para dalawa yung gumagalaw na kita. Oo. So, ano pwede mong mai-advise sa mga gustong mag-vlog or gustong matutong mag-vlog para may ano din sa kanila? Like sa akin, pwede mong may advice sa mga vlogger na pwede. Siguro, ikukwento ko muna yung sa part ko. Pero mag-a-advise din ako. Bali, ang nangyari kasi sa akin, curiosity lang naman paggawa ko ng page dati. Isasample ko na lang tong Sales Demo. Actually, marami akong vlog, marami akong page na monetize. Pero nagpo-focus lang talaga ako dito sa Sales Demo saka sa Makalwagon. By the way, mayroon din akong personal vlog na Rotsen Makalwagon pangalan saka Maria Georginas. Yung Maria Georginas, akong gumawa no, nasa 81,000 followers na rin yon. Monetize din yon, pero ang nagmamanage na yon, yung asawa ko. Kasi more on cake yung pinupost doon. Sa ngayon, may business kasi kaming cake. Nga ako sa
paggawa ng page, gumawa lang ako ng page. Kaya na-reach yung 330 plus something na, 1,000 na followers kasi consistent ang ginagawa ko. Hindi pwedeng, walang araw na dapat na hindi ka pwede mag-post. Oo. Kahit status man lang yan, memes, picture mo, o update sa'yo, kahit mag, kung wala ka maisip, di mag-post ka lang na, good morning. Kasi ano yung engagement yan, may tinatawag kasi si Facebook na yung parang insights niya, dapat mapanatili mong mataas yun. Kaya, yun, kasi the more kasi post ka ng post, more engagement. Oo, syempre. More reach. Pero syempre, ang advice ko pa rin, syempre, quality pa rin. Yes, versus, quantity versus quality. Doon ako sa quality kasi bago ka mag-post, pag-isipan mo na lang. Parang mag-post ka na lang din naman eh. Mm-hmm. Hindi porque sinabi ko na dapat may post ka lagi, post ka lang ng post kahit wala ng kwenta. Mas maganda pa rin may post ka rin. Tapos syempre, quality. Tapos consistent ka dapat. Oo, consistent. At yun least, at least, three posts, kahit puro lang yung status, tapos kinabukasan, mag-post ka ng video, tapos isang status, sunod naman, photos. Basta, lagi ka lang nagpo-post. Gawin mo siyang libangan, di mo na mamalayan, sobrang laki na ng followers mo. Kasi dito, kasi sa Facebook, mas maganda siya, kasi lahat ng pwede mong i-post, nandun na eh. Unlike sa YouTube, YouTube ano lang eh, upload more, 4 videos lang eh. Buti nga ngayon, nagkaroon ng short na tinatawag, diba? Short videos. Ano lang, mahirap, medyo mahirap sa ano, sa YouTube. Dito, ano, pwede ka mag-post ng status. Kahit na, ano, may escape. Oo. Kaya, na, ano ko yan, namalayan ko na lang, lumaki na. Tapos, bila lang may nag-notify sa akin na, ano na daw ako, monetize na. So, wala ko idea. So, pinag-aralan ko. Ito pala guys, kung bago nyo pasukin yung monetization program ng Facebook, pag-aralan nyo talaga ang rules, community standard. True. Kasi, para may guide ka kasi pag di mo pinag-aralan, di mo pala alam na restricted na pala yung sinasabi mong word na ganun, tapos may binidyohan ka, hindi pala pwede yun, tapos minabanggit ka. Basta marami ano siya kasi si Facebook, maano talaga, kung kukumpara ko sa YouTube, dapat maarte si upload, dapat chine-check muna kung ano talaga. Pero may mga tinatawag yan na hack, kasi may Facebook algorithm kasi. So ang style ko niyan, kunwari, yung word na ganito, hindi ko nababanggitin dahil nga, sabi ko nga, ingat tayo sa mga word. Kunwari, may gusto kang banggitin talaga na ganitong word, pwede kang magbanggit ng ano, kalye word, mga para lang, pero gets na nila kung ano yon. Tapos pag mag-status ka naman, kunwari, yung word na ganito, yung, syempre, ano yun eh, Paul yung word na yon. Gawin mo na lang, imbis yung A, gawin mong 4, tapos yung, may mga technique dyan eh, imbis yung I, gawin mong 1, parang ganon, mababasa naman yun eh. Basta consistent, consistency talaga ang pinaka-the best dyan sa Facebook. Tapos, pagdating naman sa kitaan, okay siya, makakabuhay siya ng pamilya. Tatlong pamilya. Sa ano kasi, sa sitwasyon ko kasi dito sa vlog ko, sa demo tambayan ko, medyo maganda talaga kasi solid yung mga followers ko din. Sabi ko nga sa sarili ko, makapagpa-trending lang ako ng isang video buwan-buwan, okay na. Kunwari, sa, di ba, consistent naman ang pag-upload ko, nag-upload ako sa isang buwan ng mga siguro 15 videos. Kahit hindi mag-trending yung 14 videos, okay lang. Kahit sobrang baba lang ng views nun, okay lang. Mag-trending lang yung isa, buhay ka na, okay na, maganda na. Ganyan yung ginagawa ko ngayon. So, yun lang. Ano pang tanong mo? Love wala life? Na ako. Love wala life? Na ako. Meron na pong asawa. Walang interesado at itinabi ko pa rin. De, joke lang. Ano lang? Basta may asawa na ako. May siguro... Haba na pa rin. Asawa na ako. Apat na po anak ko. Kaya kailangan kong kumayod. Kumayod? Para sa pangarap for dream guys. So, laban lang sa mga gustong nangangarap. Go lang. Push lang. Basta consistent lang. So, yun lang. So, bago tayo magtapos, so i-follow nyo po siya, Sales Demo Tambayan. Meron din silang grupo ng makaluwago. So, syempre, i-ano din nyo siya doon sa Sales Demo. Marami kayong matutunan at maraming challenge, adventure, lalo na nakasama ako sa kanyang vlog for today. So, sobrang overwhelmed na di mo ma-expect na mag-ganito pa yun yung challenge na ginagawa niya. Yung mga ganito, basta yun, makikita nyo yun sa vlog ko. Hindi ko masabi kasi sobrang na-amaze talaga ako. So, thank you so much po for yourself. Demo, tambayan. So, ayun na, kung bago ka laki sa YouTube channel, don't forget to subscribe and like and share.
And follow na din sa aming social media account. Bye! Thank you, thank you, thank you.